na guys yung first pair ko ng blue polar. And itong mga eggs, yun na guys yung male. And yun yung female sa loob ng pipe. So ayan guys, kung makita nyo, ayan yung mga itin na yan. Yun na yung mga... At ngayon guys, i-check na natin to yung aking blue polar breeding at saka mag breed tayo ng mga mosquito para sa aking mga grow out at saka sa mga breeder na mga isda. But before anything else guys, happy Mother's Day sa lahat ng mga mothers na nandyan, nanonood sa atin. At sa lahat ng mga mothers nyo, happy Mother's Day. And kung mahal nyo ang mother nyo, don't forget to click like, share, and subscribe to my channel. And without any further ado, check na natin yung aking blue polar. So tara! Ito na guys yung aking blue polar. Yan yung male, yung sa likod yung female. And ayan na guys yung kanilang mga fry. Ang dami na. And nasa 4 days old na yan guys na free swimming ng mga fry. And malapit na yan natin itatransfer, no, itong male tsaka female sa maliit na tank. Currently guys, itong mga fry ng aking blue polar, ang pinapakain ko sa kanila ay yung brine shrimps tsaka yung powdered fish food. And currently maganda naman yung result and lumalaki naman sila and walang namamatay na mga blue polar dito sa tank na to. Ito guys yung powder fish food na pinapakain ko sa mga fry yan, sa mga maliliit, so, sa mga free swimming na mga fry. So ito guys, pakain natin to sa dito sa mga blue polar na fry. So since 4 days old na sila guys, yan, pwede na yan sila dito sa powder fish food. Ayan. So sa mga angel fish guys, same lang din, powder fish food lang din. Pag ano na sila, no, 4 days old free swimming. Kung wala kayong available guys na brine shrimps na makukunan or medyo namahalan kayo sa brine shrimps, powder fish food guys, pwede lang din pakain natin sa ating mga fry na mga blue polar or ano klaseng na mga fry na ornamental fish, pwede natin sila pakainin ng powder fish food. Naman guys, yung second pair ko na blue polar at saka nag-wigglers na rin, no, yung mga eggs nila. Marapit na rin mag free swimming. Ito na guys, yung second pair ko na blue polar. Ito yung male saka yung female. Ayan. So ayan guys, kung mapansin nyo guys, yung doon sa loob ng ano, yan, no, medyo maitim na guys. Nag-wigglers na yan guys. And probably mga 3-4 days mag-start na yan mag free swimming. Ganun lang guys, kadali mag-breed ng blue polar and ganun lang din kadali magparami ng blue polar. Itong blue polar guys, napaka-hardy. Oh, kung gusto mo talaga mag-breed ng egg layer na cichlid, i-try blue polar. Itong blue polar, hindi sila masilan masyado sa tubig and napaka-hardy nila. Unlike sa ibang klaseng mga cichlid na medyo mahirap alagaan saka mahirap i-breed compare dito sa blue polar. Ito pala guys, mga 3 weeks old na to na blue polar na mga fry. Ayan, ang dami na guys. So ito guys, pwede na to start na natin to ng granules. Makaya na nila to kainin yung granules na fish food. So ngayon, feed natin to ng granules. So guys, yung granules na pinapakain ko sa mga 4 weeks old na blue polar na fry. Ayan guys, so maliliit. And ito ay floating. So ngayon guys, check natin, pakain na natin to. Kainin na natin sila. Ayan.
So, pwede lang guys, no, i-dip nyo lang sa tubig, ganyan, ayan. Or pwede lang din i-lagay nyo lang sa tubig, hulog nyo lang. So, kakainin lang yan nila ng mga maliliit na yan. Kung gusto nyo guys, masubaybayan ang aking blue polar breeding, don't forget to click like, share, and subscribe to my channel. Mag-breed tayo ng mosquito and yung mga larvae ng mosquito pakain natin doon sa mga grow out at sa mga breeder na mga blue polar at saka guppy, betta, no, pwede natin pakain. Guys, doon. Ganito lang kalaki na lagayan, pwede na, no. Or yung mga maliliit, pwede na rin yan. And ito lang guys, ginagamit ko sa breed ko ng mosquito para makakuha ako ng mosquito larvae. Ngayon guys, ito, lagyan na natin ng tubig. And so, kahit anong tubig guys, no, pwede nyo umalagay dito. Ito yung nilalagay ko guys, mga ano lang to, stock water ko. So, kahit mga kalahati lang guys, pwede na yan. So, maganda kasi yan guys, ang mosquito larvae. Kasi, yan ginagamit ko pag nag-condition ako ng mga breeder ko. And para sa mga grow out, yung bago hatch pa lang na mosquito larvae, yan maganda para sa mga grow out na mga isda. Ang gagamitin natin guys, itong mga dahon ng Indian almond. Ito yung gagamitin natin. So dati ang ginagamit ko yung isda. So ngayon, ito lang gagamitin natin. No, dahon lang ng mosquito dahon lang ng Indian almond. So na guys, yung Indian almond, lagay na natin dito sa breeding tank ng mosquito. Lagyan natin. Yan, pwede ka rin gagamit guys ng isda, no. Pero okay na 'tong Indian almond, mas maganda 'to kasi mas madali siya tanggalin. Kung may mga mosquito larvae na, mas madali tanggalin itong mga dahon. After na natin ito ma-set up guys, ilagay na natin ito sa tabi. Kahit ano, kahit saang tabi guys, pwede na yan. So dito ko lang siya lagay. Yan, kunin pa natin yung isa. Yan, ito. So, hanapin lang yan ng ano guys, no, ng lamok. Probably mga 3 to 4 days. Yan, magkaroon na yan ng mga itlog ng lamok. Ito guys, ilagay natin ng cover. So maganda kasi guys, lagyan natin ng cover yung itlogan nila. So maglagay nito guys, ganyan lang. Ganito lang guys, maglagay ng cover, no. Dapat mayroong counting space dito para dito pamasok yung lamok, mag-lay siya ng egg dyan. And lagyan natin ng pabigat dito. Oh, dito. Sa taas para hindi maggalaw-galaw. Ayun, mag-steady siya. So ganyan lang guys, kadali magagawa para mag-lay ng eggs itong mga mosquito dito sa lagayan na to. So ayun guys, kung gusto nyo matuto kung paano mag-breed ng iba't ibang klase ng mga ornamental fish, don't forget to click like, share, and subscribe to my channel. Thank you so much for watching guys, and see you on my next adventure.